hindi kayo ready mag-commit, manahimik kayo. Huwag kayo manggulo ng ibang tao, okay? Maghanap kayo ng paglalaroan nyo. Hello there! Yes, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, dahil nga katatapos lang ng Valentine's Day and still, it's a love month, February. Ang dami natin nakitang mga nagpost ng mga flowers, surprises sa mga jowa nila, mga dates with family, with friends, with classmate, or mga nililigawan. Yun, alam mo yung tipong mapapa, sana, ka na lang. Diba? When it comes sa ating buhay, ang sarap pag-usapan ng love. So, welcome to the first episode of Love and Lang with Jan Seridios. It's all about love, it's all about relationship, it's all about moving on, advices, relationship, love with your parents, love with your jowa, papansin with your crush, or whatever, bahala na kayo. Basta. So, kahapon, nag-post ako sa aking IG story at my day na ask me anything about love. So, may mga question akong dumating and sasagutin ko siya ngayon na based on my experience, based on my knowledge. So, syempre, iba-iba tayo ng opinion, iba-iba tayo ng paniniwala. So, kung ayaw nyo akong paniwalaan, kibir, charot. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, it's up to you. Meron kang alam na hindi ko alam at meron akong alam na hindi mo alam. So, makinig ka na lang. Kung ayaw mo, next ka sa channel, doon sa liptim. Okay? So, what is love? Hindi ko ba alam? Hindi mo ba alam? It's a feeling. Love is blind. Love is like a rosary full of mystery. But hindi natin siya gawing simple. Love is happiness. Ito yung makakapagbigay sa atin ng ano yun, ng pinaka-greatest feeling of joy. Alam mo yon, yung parang ang gana mong magtrabaho, ang gana mong pumasok, lagi kang nakangiti, 'di ba? That's love, 'di ba? Inspiration. Nakakagana, nakaka-blooming, 'di ba? Pero itong love na 'to pwedeng magbigay sa iyo or magdala sa iyo sa sobrang sakit. As in super. Alam mo yun, parang sabi na pinch lang ganyan, pero pwede kanyang sirain, pwede kang masira lalo na kung hindi ganun ka-strong yung support system mo. Diba? Yung parang, iiyak ka na lang, mawawalan ka na lang ng gana. Oh, Diyos ko! True to life! Gigigil ako ha! Okay, ewan ko ba kung ano napasok ko na ito. So, ayun, let's start. Ang first question natin ay galing sa aking sisam. Si Basti from Pangasinan. His real name is Isidro Garcia Jr. Pero hello sis, tatlong question niya actually, sasagutin ko siya one by one. So first question niya is, bakit masarap ang bawal? I don't know. Kasi never pa ako nasarapan sa bawal eh. Char! Siguro kaya ka nasasarapan sa bawal dahil na-feel mo yun challenge, yung challenging, na-challenge ka, kaya feeling mo masarap. For me yun ah, I don't know kung ano yung talagang proper sagot or scientific explanation about it. Pero for me, masarap ang bawal, siguro wala lang. Nasasarapan ka lang. Papatabayin pa ba natin? Gigil ako ah. Number 2, bakit may kaibigan na mas pinipili ang love life over friendship? When it comes to friends and relationship, as a friend, para kang family eh. Hahayaan mong mahalin ng kaibigan mo yung gusto nila. Ikaw bilang kaibigan, para kang pamilya na kung saan siya masaya, susuportahan mo siya. Kung saan siya komportable, susuportahan mo. Kung sino yung taong mamahalin niya, susuportahan mo lang. Kahit may mga nakikita kang mali. Diba nga sabi nila, love is blind. Love is not blind. But the person who is in love is blind. So tayo bilang mga kaibigan natin sila, tayo yung nakakakita ng pagkakamali or kamalian ng minamahal nila as friend.
Pero dahil nga kaibigan natin sila at mahal natin sila, ayaw naman natin na maging dahilan para maging malungkot yung kaibigan natin. So let them na mahalin kung sino yung gusto nila, at as friend, as family, we are here to embrace them whatever it takes. Diba? So, yakapin na lang natin siya. Pag nasaktan siya, di yakap uli. O, konting kotong. Diba? O, ano, gusto mo pa? Puta ka. Charot. O yun, yakapin lang natin sila pag nasaktan sila, and supportahan lang natin sila as bilang kaibigan kung saan sila magiging masaya. Kung sino ang gusto nilang mahalin. Diba? And question number 3. Kung sa umpisa lang masaya, sana umpisa na lang palagi. Yan tayo eh. Medyo at first, masaya. Ligaw effect, bigay mo dito, pagluto mo, alagaan mo. Time goes by, medyo nalilessen yung time. Sometimes because of work, because of schooling, or kung ano man yung dahilan. But kung naiisip natin na medyo naglalaylo yung love, nawawala yung kilig, nawawala yung trust or whatever, so babalik at babalik tayo kung saan tayo nag-umpisa. Kung pasuko ka na, kung puro away na lang kayo, bakit hindi mo tignan kung paano kayo nag-umpisa? Diba? Nag-umpisa kayong masaya. Nag-umpisa kayo ng love mo siya kasi ganito. Love mo siya kasi ganito lang siya. Love mo siya kasi kaya niyang ibigay ito. Doon tayo lagi babalik kung saan nag-umpisa para maging dire-diretso yung pagmamahalan, di ba? Kung isipin natin, ay, ang lungkot na. Ay, hindi na siya sweet. Ay, hindi na siya, ano, arty ka pa? Ano, ikaw lang tao sa mundo, wala siyang pamilya, di ba? So, lagi tayong babalik at babalik dun sa umpisa kung saan tayo naging masaya para maging dire-diretso yung relationship na may love, may trust, and may respect, and of course, happy, di ba? So, okay, next question. Next question is from Carla Parker, my cousin sa US. Hello there. Which one would you choose? Your spouse or your parents, and why? Huwag muna akong ini-English, nene. No? Tagalogin ko. Ano yung pipiliin ko or mo or natin? Kung yung spouse ba or your parents? So, syempre, huwag na natin gawing komplikado. Pagka girlfriend, boyfriend, or nasa puder ka pa ng parents mo, or either independent or nag-work ka abroad, but still, you are single, you are not married, you have to prioritize your parents and your family. Pag naman kinasal ka na, you have your own family, meron ka ng asawa, meron ka ng anak, so syempre, ang ipa-prioritize mo is yung family mo. Second na lang yun, parents. Kasi maiintindihan naman ng mga magulang na kapag meron ka ng sariling pamilya, kailangan mo nang i-prioritize at buhayin at ibigay ang pangangailangan ng iyong sariling pamilya. Maiintindihan naman nila yun. So, pagka boyfriend, girlfriend, second lang ang relationship. Always number one ang parents, okay? Alam nyo na ang mga sakit ng mga magulang, sakit ng ulo, diba? Konting padulas lang dyan, 2,700, happy na, di ba? Ang mga magulang, kahit binuhay nila tayo, hindi naman sila naghahangad ng sobra-sobra. Mabutan lang na natin sila, mabigyan lang natin sila, masaya na sila. So yes, nasagot ko na ba? Carla Parker, Parker my like a barbadal, char! Okay, next. The next question is from my queen, Dian Cocho ng Bacolor. What is your love language? Explain why. Search mo na lang sa Google yung choices, ma'am. So, inutusan mo pa ako. So pinakikita mo na kailangan ko ng Google para masagot ko to. Diyan. Huwag mo akong inaano dyan. Pray tayo. Anyways, going back to the question, what is your love language? My love language is effort. Yung time. Okay? Kasi, kahit sino naman eh, pwede tayong message, pwede tayong sabihan ng I love you. Pero hindi lahat ng makakasalamuhan natin, or hindi lahat ng mga nagmamahal sa atin is nagbibigay ng effort. Diba? Makikita natin yung totoong love pag binigyan ka ng effort, binigyan ka ng time, na kahit gaano pa siya ka-busy, kahit gaano pa siya kalayo,
kung gugustuhin niya na makasama ka, mayakap ka, maiparamdam yung pagmamahal niya sa'yo, mag-effort siya at bibigyan ka niya ng time. It's not about give. It's not about texting or posting sa social media or whatever. Effort and time. Okay? You know naman, I'm so clingy. Baby, kiss mo ako. Baby, love mo ako. Sakit na. Diba? So yon, thank you Dian. Sana nasagot ko yung question mo. My love language is effort and time. Thank you. So next. From SJ Shano or Shano, friend ko from Concepcion, hi engineer. Oh yes. How can I undo my affection to somebody that never liked me back? Okay, simple. May gusto ka, hindi ka gusto. Diba? Wag kang masyadong ma-problema about it. Kung hindi ka niya gusto, edi go, edi layas, hanap ng iba. Hindi naman tayo dapat magpumilit, 'di ba? Kung gusto mo siya, try, take a risk. Ngayon kung wala talaga. Kung hindi ka niya gusto, edi hindi. Nandito naman ako. Char. Anyways, tandaan mo lang my engineer, Shano, na kung hindi ka gusto ng tao or kung hindi tayo gusto ng tao or hindi tayo mahal ng mahal natin, lagi mo lang tandaan na wag mong ipagsiksikan ang sarili mo. Tandaan mo, tao ka, hindi ka sardinas para ipagsiksikan mo yung sarili mo dyan sa mga taong hindi naman may gusto sa'yo. So, next question is from trc.trrs from IG. So, it's Trisha from Tarlac. Hello, Bahrain. Char. Ang question niya is, mahal mo o mahal ka? Mahal ako o mahal ko? So, siyempre, sino ba naman ang gusto or hindi gusto na, siyempre, yung mahal ako. Kasi pagka mahal ako, feeling ko accepted niya ako for who I am, what I have, for everything. Diba? Kasi minsan, ang hirap kasi yung mahal mo. Kasi hindi ka naman gusto, 'di ba? Puro sakit ng loob na lang. Parang ang hirap kasi nung dalawa, ang hirap sagutin. Merong pagkakataon na sige na nga, mahal doon sa mahal ako. O pagka ano naman, masarap pa rin yung mahal mo. Ay, ewan ko ba, naguluhan ako. Ang dami kong iniisip. Tsaka na to, no, Trisha. So, for me it's mahal ako. Madali ko naman siya sigurong mamahalin and matututunan ko naman siyang mahalin. Kasi once na minahal ako, ang bilis ko lang yung parang, ay okay, accepted niya ako. O di, go na, laban na, aarty pa ba? Diba? Ganda ka girl, char. So next question is from Binibining Kiana sa IG. Hello there, Jowa. It's Kiana Dungo from Concepcion, my favorite. The question is, if love conquers everything, is there's anything greater than love? So the time na nabasa ko to, talagang tinanong ko talaga si mama ko, ma, ano ba yung greater than love? And yun, napag-usapan namin, and nasagot namin, it's faith. Diba? Kaya nga may faith ako dito sa hands ko, diba? So, sa lahat ng bagay, kailangan natin ng faith eh, diba? Like sa relationship, kailangan natin ng faith. Kay God, kailangan natin ng faith. Sa family, kailangan faithful din tayo. Kasi ang pag nawala yung faith, ang love mawawala yan eh. Pero yung faith, parang ang hirap, 'di ba? Kailangan lagi tayong faithful kay God sa relationship natin. Kasi pag hindi tayo nagiging faithful dun sa partner natin, nawawala din yung love, 'di ba? Kaya, so nasagot ko ba? Thank you sa question. So for me and my mama, greater than love is faith. So always have faith. Thank you. Kaya I miss you. So next, from Kyle Hischanova, siya yung pinaka-isa sa loyal client ko. Ang sa kanya naman is, ma'am, advice naman po sa mga may crush na gustong maging jowa. Hehe. So yun, Kyle, gawin nating mabilis. Diba? Kung meron kang crush at gustong maging jowa, galaw-galaw girl, 'di ba? Magpapansin ka, mag-split ka, mag-headbang ka, magpahulog ka sa hagdan hangga't hindi ka nababalian ng buto, huwag kang titigil, 'di ba? Kung kayang i-message mo siya,
hello po, mga ganon. Eh, kuya, kamusta ka? Kasi crush kita eh, mga ganon. Pero, sa seryosong bagay, kahit hindi naman tayo siniseryoso minsan, char, so yes, in a serious thought, kung gusto mo siya, hindi mo naman kailangan magpapansin, lalo na babae ka, di ba? Kung talagang kayo, magiging kayo, kung hindi, hindi. Ang panahon at ang pagkakataon na ang gagawa ng paraan para maging kayo, di ba? Kung babae ka at gusto mo siya, take risk. Kung wala siyang partner, take risk. Pero syempre, know your worth bilang babae, hindi ikaw ang kailangan na nag-first move. Okay? Know your worth, baby girl. See you soon. Thank you. So next, from EJ Mislang underscore 16. He's my friend from Pangasinan. Hello, Bading. So, ito yung tanong niya. To love is to invest time. So, in what time did they invented the clock? So, Bading, saan mo galing tong tanong na to ngayon? Sa tingin mo, masasagot ko to. Sa dami kong iniisip. Magpunta ka sa Google, isearch mo to. Palalaan mo ang sagot. Okay? So, I don't know. Hindi ko alam kung anong oras na gawa ang orasan. Diyos ko ka, Bading. Anyways, thank you sa effort and see you soon. I miss you. So, next question. So, from Samantha Umpar. I don't know kung tama yung pagkakapronounce ko ng Umpar. So, hello there, Samantha. Ang question niya is, paano po suyuin yung taong nawalan ng gana na sa'yo kasi di mo siya pinapansin dati? Sad face at lungkot niya ramdam na ramdam ko. So, siguro, ganito. Isipin mo, or kadalasan, minsan yung mga bagay or mga taong nawala, minsan dun natin nakikita yung halaga nila pag nawawala, diba? So, wala ka naman dapat gawin or paano mo siya suyuin. Siguro ang gawin mo lang is yun, or gawin nyo lang is yung proper communication, better understanding. Explain mo bakit mo nagawa yon. Siguro, maintindihan niya naman. And kung talagang gusto ko niya, gusto ko niya. Or ang masaklap girl, yung sa mga panahong dinededma mo siya, meron taong nag-embrace sa kanya at nagbigay ng time sa kanya, kaya dun na siya ngayon at nawalan ka na ng space. Gosh, ang sakit. My gosh, sorry. Pero dun tayo sa realidad na minsan, nandyan na, hindi naman sa umaarte, nagiging juicy pa tayo or nagiging practical or nagiging matalino lang tayo. Pero sometimes kasi, pag nandyan na, grab na. Kung wala talaga, wala talaga. Sabihin ng prangkahan, kung meron, di give chance. Kung wala, wala talaga. So, that's it. Mag-usap kayo and better understanding sa lahat. Okay, thank you, Samantha. So, next. So, from Kian Dison 242 ng IG, he's Brian Dison, may anak-anakan. Ang question niya is, sa paanong paraan kanya minahal? At bakit mo nasabing love kanya? Na. Ang nakalagay doon, ask me anything. Hindi naman sinabing hurt me anything. Ang gigigil ako. So, sa paanong paraan kanya minahal? Siguro minahal niya ako because magaling akong makipag-usap. Na ipaparamdam ko na mahal ko siya. And yung effort, yung support, laging nandoon. Support sa lahat ng bagay. Napaglaban ko naman. Pero nang gigigil talaga ako dito kay Brian kung ano yung tinatanong. Anyways, at bakit mo nasabi na love ka niya? Eh sinabi niya eh. So syempre, dahil love ko siya, maniniwala ako. Diba? Ayoko naman maging pathetic or maging paranoid. Eh sinabi na nga na love ako, hindi maniwala na lang ako. Aarte pa ba ako? Diba? O di kung hindi niya ako love, eh di thank you. Kung love niya ako, di love ko din siya. Ganon. Simple. Ang gigigil din ako sa'yo, ha? Pero anyways, thank you na. I miss you. I'll see you soon, okay? Tomorrow, I'll see you. So, ayun, another question is again from Trisha Torres. Hello, Bahrain, again. Ang daming hugot nitong batang to. Oo, late-late na tao, pero punong-puno ng hugot. Bakit mas biniblame yung kabe tuwing may cheating issue? Okay, cheating issue, maraming ways of cheating, hindi lang porket nag-cheat eh may kabit na. Minsan nag-cheat, nagsinungaling, hindi pinayagan, umalis.
part of cheating. Diba? Minsan ilihis natin na yung cheating hindi naman lahat eh may kabit. Sometimes nagsisinungaling or nag-cheat sila kasi ayaw mong payagan mag-basketball kasi iniisip mo may kabit. Diba? Kaya mo naiisip na may kabit kasi kumbaga napaparanoid ka. So pag sinabing cheating, hindi naman lahat yun ay kabit. Diba? Hindi naman lahat may third party. Maraming ways to cheat. So hindi lang basta kabit. Sa akin ah, I don't know sa iba. So next question, si Trisha Torres. Girl, ano? Ang dami mong dinadamdam ah. Okay, so question is, bakit ayaw mag-commit ng iba? Kasi, siguro, nababasa nila yung once you commit, be committed. Meron mga ayaw mag-commit dahil hindi pa sila handa, ayaw nilang matali, ayaw nilang magbigay ng isang time sa isang tao, or ayaw nila mag-priority ng isang bagay o isang tao. Kaya ganun, maybe hindi siguro handa. Kung ayaw mag-commit, basta ito lang yung advice ko sa mga iba, kung ayaw nyo mag-commit, huwag kayong papasok sa buhay ng isang tao kung hindi kayo handa. Manahimik kayo at huwag kayong manggugulo ng mga tahimik na tao, tapos iiwanan nyo, masasaktan mga hayop. Gigilak sa inyo ha. Diba, kung hindi kayo ready mag-commit, manahimik kayo. Huwag kayong manggulo ng ibang tao, okay? Maghanap kayo ng paglalaroan nyo, mag-basketball kayo, mag-ML kayo. Basta huwag na huwag kayong manggugulo ng tahimik na buhay ng tao. Okay? Thank you, Trisha. So, next, si Kyle Hichanova again. Isa rin to. Ma'am, anong advice mo sa mga taong kahit ilan beses pang iwan, pag binalikan, tatanggapin pa rin? So, ayaw akong mag-advise eh. Isang sasabihin ko, isa kang martyr. Okay? Sabi nga, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Kung paulit-ulit na lang kayong balikan, hiwalayan, kasalanan mo na yun. At kung niloloko ka niya, kasalanan mo pa rin yun. Kasi tinatanggap mo siya ng paulit-ulit kahit alam mong niloloko at sinasaktan ka niya. Masakit, di ba? Mas masakit, mas magtatanda ka at magkakaroon ka ng aral. Tandaan mo, ang paring martir, tatlo lang, huwag mo nang dagdagan, di ba? Huwag anga-anga. X is X, okay? Know your word, di ba? X is X, so don't ask why. Tama na yung bigyan mo siya ng isang beses ng chance. Pag pangalawa, ulitin niya na naman yan. Pangatlo, ulit na naman. History repeat itself. Ngayon, kung wala na talaga, kung ulit-ulit na lang tama na, makipaghiwalay ka na, tama na yung tatanga-tanga. Diyos ko, you have to be strong, independent, modern Filipina. Filipina? Filipina, okay? Gaya ng mamshi. Daban, girl. Ganda. Char. Okay, next question is from Ate Nora. Hi, Ate Nora from Pangasinan. One of my family in Pangasinan. Hello, Ate Nora. Ang question niya is, kamusta na siya? May lugar pa ba siya sa puso mo? Nakakaloka ang tanong. Actually, everyone has their space on my heart. Pero syempre, Ate Nora, once natapos na, it's tapos na. Okay, let's all be happy and forever grateful for everything. Okay, I'll see you soon. And thank you, Ate Nora. And next question. From MeLab16. From Momang. Roma Sanggalang. Yes, the one and only Momang. Oh my gosh, ang tanong niya na ito. Sino yung pinakaminahal mo sa exes mo? So, ito ang feeling kong ikakapahamak ko. So, okay. So, I don't have any choice. Kailangan maging transparent tayo. Kahit medyo nakakabrokot. Okay, sasagutin ko. Okay. So, syempre, iba-ibang mga love yan. So, sino yung pinakaminahal mo sa mga exes mo? Okay. Kilala nyo naman, ang 5 years ko, siya yung aking true love. Feeling ko, I don't know kung makakita pa ako ng katulad niya, kasi siya yung true love ko eh.
As in talagang, as in po, sa Facebook, lahat, buong family, angkan, tanggap, lahat, and all. So, siya yung true love ko. And, I guess, my great love is... Diyos ko, isang taon nga bago ako nakamove on, di ba? Halos magpakamatay, girl. Char, halos, Diyos ko, sirain ang buhay. Oh, so, ano na. So, I guess, siguro, yung pinaka-minahal ko, pantay-pantay lang naman sila, pero feeling ko, siya yung pinaka-great love ko. So, hello there. Nag-watch ka, don't watch it. Lalaki yung ulo mo. Pero, syempre, X is X. So, don't ask why. Wala nang balikan. And I'm happy now. And I hope you are happy. And, so, ano, Momang, happy ka na? Gigigil ako, Momang. Oo, lahat ng kapahamakan, ibibigay mo sa akin. Pero, anyways, thank you so much. Hi, Adra. I love you, baby girl. Thank you sa mga nag-participate at nag-send ng mga questions sa akin. I hope may natutunan kayo kahit medyo parang, you know, hindi naman kailangan lahat seryosong bagay. Hindi lahat kailangan seryosohin natin. Tayo nga, hindi tayo siniseryoso, di ba? Char! So, ayun, maraming salamat sa pagtapos ng videong ito. I hope natuwa kayo, nabigyan ko kayo ng positivity, at the same time, nabigyan ko kayo ng advice, and yes, thank you for watching, and just comment, like, and subscribe. Share nyo na rin sa mga friends nyo, okay? Hugot lang ng hugot, pero bakit tayo maghuhugot kung wala pang pinapasok, char? This has been Jan Serio or hashtag Makeup by Jan Serio. Thank you for watching. Don't forget to follow me on my social media accounts. Link below. And yes, always spread love, spread positivity, spread happiness and love, love, love. Have a great day. Have a great night. Have a great, 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 greatest love of all. Charot. Anyways, maraming salamat. Always remember, happy heart, happy mind, happy life. Thank you. See you on my next video.